Naisip ko kasi itong 55 tinta. Bata pa lang ako noon eh. Parang naglalakad ako tapos may nakita akong 50 cents tsaka 5 cents. Isip ko 55. Hindi, si Puto ang lahat na may ano, nakaisip talaga magtayo ng tattoo shop. Siya yung unang sabi sa amin na gusto niya magtayo ng shop dito sa QC. Pero before that, lahat kami mga collector na kami ng tattoo nun. Na-addict na kami sa tattoo nun sa Screenworks kay Ricky. Kasi sinubukan ko dati mag-ano eh, mag... Yung testing yung mag-tattoo talaga. Bumila ko kay Ricky ng machine. Magaling siya mag-drawing machine. Eh. So feeling tapos namin pwede. Tapos inisip ko, parang, oh yan, baka pwedeng pag-tripan, aralin. So... Yabang niya kasi pag ikaw ako una mong tatatuan, put, sabi niya gano'n. Eh hindi pa marunong talaga di tawa. Talaga ako marunong kayo. Magaling siya mabuyo eh, no? Anong pinalagay niya sa'yo? Anong Hindi, anong pangalan ng anak niya pinalagay niya sa'yo? Simple lang. Pero baku-baku. Simple lang. Baku-baku talaga. Ang pangit talaga tawa ko ng tao eh. Sakit talaga. Hindi pa marunong. Actually, hindi talaga inisip yung negosyo nun eh. Magkaroon lang ng tambayan. Every time na may tugtog, doon kami nagkapasundo. Tapos sakto pa yung peso nga katabi ng tomato cake. Na more of ano siya talaga, para magkaroon ng eksena talaga. Parang community ang nangyari sa 55 eh. Yung bukay-ukay, tomato cake, yung sound kitchen, yung studio sa likod. Yung tinta, parang tinta. Ano siya parang dati, baka sakali lang. Wala pa talaga yung seryosong negosyo. Kasi yung eksena nasa south talaga yun. Tambayan, masayang tambayan. Actually pati yung tambay ng bukay, ng tiki. Naging community talaga yung ano yung buong lugar na yun. Community. Sarap talaga tumambay. Kahit walang happening, kahit wala kang puntang tugtog, kahit wala kang puntang ano, inuman, doon na lang kami tatambay. Ang original niya sa 55 Maginhawa Street. Yun yung address doon. Yung tomato cake, yung bukay. Yeah. Number 55 siya sa Maginhawa eh. Tapos, tinta. Para Pinoy. Usually, kaming tatalaga yung magkakasama talaga pag ano, punta si Jay sa bahay, ay si Poot sa bahay namin. Tapos wala, magkakentuhan lang kami doon. Paolo. Si Paolo. Mayari siya ng 55 tinta noon. So, siya yung medyo may business, ano. May alam siya sa business. Kaya kami, wala talaga. Tara, mas concept talaga. Oo, parang gano'n. Mas concept. Tapos si Paolo yung medyo. Pero actually, yung ano ng business. Tapos, gusto namin makatipid. So, anong gusto natin? Ganito. Ako lang nag-drawing ng mga shelves, ng mga upuan. Kasi nga, dati nag-architecture ako. Ano, galing lang sa duct tape. Binuo ko lahat siya. Paper machine. Tissue paper. Pero pag ginawa mo, ay tape pala. Ano ko. Kami-kami lang talaga din. Tapos yun nga, ang parang target din namin nun, huwag magmukhang, huwag intimidating na tattoo shop. Oh, yeah. So dati ang dami nagsasabi nung tattoo shop namin, parang spa nung dati. Kasi ayaw nga namin nung mga may kabunguan, may mga, para lang iba sa ano. So medyo magugulat nga, ang daming tambay na bata dati. Yung anak ko, doon halos lumaki yung anak ko sa tattoo shop na yun. Kasi nga, ginawa naming okay lang sa lahat. Bali nung una, syempre kami-kami lang. Oh, ipag-practicean mo yung sarili mo. Tapos eventually, si artist yung practicing sila. Mga tropa. Mga bandang banda, tropa din namin. Maraming libre. Parang ganun. Kasi masaya lang naman talaga siya. Yun naman yung ano. Ang maganda rin sa kanila nung time na yun. Kasi parang hindi rin tungkol siya. Hindi rin siya parang business rin sa kanila. Kasi may something to prove, parang ganun ba? So every time na may pagkakataon, pinopromote talaga namin. Lagi ko sinasabi na patatukay sa amin, mura lang, tsaka madumi. Booming yung Maginhawa at that time eh. Tapos nadadaanan, nakikita. Kasi nga, yung mga customer ng TK na mga nagiinom, nakikita nila. So, iba, mag-i-inquire. Iba naman, paglasing na, nagpapatato sila. Yan, pumasok yung isang naging partner namin, si Marcy, isang kaibigan namin. Isang matalinong babae na kaibigan namin na binenta ni Pao yung shares niya sa kanya. So, tinutukan niya. Nagulat siya kasi sabi niya, ang lakas ng shop natin. Bakit tayo hindi kumikita? Eh, ba't kayo hindi kumikita na matagal na? So, ngayon, nung inayos ni Marcy yung ano, kasi marunong sa business, inayos niya yung mga numbers, so, doon namin unti-unti nararamdaman, kumikita tayo. Mga panahon na yun, parang tinatrato namin siya na parang may project may lang project. Kami na... Yeah, kasi ganun siya eh. Actually, yun siya eh. Project kasi siya.
So yung Tinta, parang nagkaroon din siya siyempre ng kumbaga ng idea ng kumbaga bukod sa tambayan na siya ano. Naging ano siya, parang naging parang bahay siya nung kung gusto mong matuto. So yung iba, makikita mo ibang artist na pag walang kliyente, the drawing, nagpipinta, meron naman na nakanganga lang, kapag walang kliyente, wala. So makikita mo rin na hindi siya gumagaling. Kasi nakikita namin yung mga batang pumapasok dito hanggang gumaling eh. Tsaka yung mga mabait yung mga artist na sabi namin sa kanila, pag hindi nyo kaya design, sabihin nyo, huwag nyo pipiliting gawin, tapos pangit yung lalabas. So sinasabi naman nila pag hindi nila kaya, kaya pinapas nila sa ibang artist na, ganoon din, pag mahirap, tuturo din namin yung ibang makaibigan namin artist na ibang shop. Kasi nga, wala, ayaw naman namin ng competition sa iba, kumbaga, wala, good kami sa lahat ng mga shop, wala kami kaawan. Kasi may papasok, tapos mahira na na-develop, tapos tinuturoan ng mga ibang artist na mas matatanda. Yun yung maganda din kasi talaga sa turuan. Sa dito sa pamilya na. Lahat naman talaga ng artist, yun yung pangarap. Darating yung time na magkapaalam sila, magkaano sila sarili shop. Tapos, ngayon, proud na proud kami, tinutulungan namin. Tapos nakakatuwa din, meron pa rin kami mga artist na may sarili na shop na still nandito pa rin. Gusto nila may schedule pa rin sila dito. Yan, si Atan, si Neil, si Alvin. Na, yun nakakatuwa. So yun nga, parang siyang training ground din ng mga new blood na artist. Sabi may mga kuya ka, may mga ate ka na magtuturo sa'yo, ng mag-guide sa'yo kung ano yung tama. Tapos, pag gusto mo nang magtayo ng sarili, magkaya mo, tutulungan pa rin namin kung may kailangan ka sa amin. Parang ano kasi, nung lumalaki siya, tapos lumalawak yung community, yung 55 Tinta na community mismo, yung clients, kaibigan, and ano, tapos medyo nakikilala siya sa eksena, nakapasok na kami dun sa ibang mga events, and ano, parang sinusustain na lang namin talaga siya, parang gano'n. Yung importante is nandyan siya, parang... Yung binigay rin sa amin na partner ngayon, which is Kaed yung Gab, sobrang mas... Yun na, mas umano pa talaga. Mas umayos yun talaga. Yun. So parang in the sense din, sobrang swerte din. Ngayon, yung concept at saka yung business side, and ano, okay. Na yun, ngayon mas ano siya. Oh yeah. Ngayon nun, naalala ko, dinala ko yung ahas ko. Dinala ko yung ahas ko sa Tinta, yung sawa ko. Niyayabang ko doon. Umakit sa aircon. Kinaya ng aircon eh. Napatae. Ang baho bigla nun siya po. Umakit sa kurtina. Ang ganda no. Angas ano. Umakit sa aircon. Sabi nung kinukuha namin. Para na kuryente siya. Napatae. Tapos nung ano rin. Siyempre kasama namin si Mia Clarabal ng Chronic Inc. Na, siya yung unang babae namin artist eh. Babaeng artist so. Tataka kasi yung mga tropa na wala namang ginagawa. Doon nakatambay. Tapos tatira lang dyan lang, mga limang bahay lang. Oh, wait, regular tambay. Sobrang porma talaga. Porma, nakakatawa. Kito talaga. Dating ng hapon, mga nakapolo. Oh, saan mo punta? May tugtuga? Wala, tambay lang ako rito. Wala, pag MWF, TTH andun kasi yun yung schedule ni Mia. Masaya doon talaga. Masaya kasi nga. Yung kultura na nabuo doon, yung art, yung kasi yung bukay na katabi namin, ano siya, minsan nagpapalabas sila ng play, mga art teatro doon. So, basta yung community doon. Ng art, nakapunta ka naman din. So, ganun, buhay na buhay yung community doon. Nabulat ka doon sa mga eksena ng art. Tsaka magbulat sa mga taong makikita mo doon na, oh, meet siya, ano, oh. Mga matatandang mga artista, yung mga ibang kwento lang. Wag na. Basta ano siya, memorable.